Noong 2039, ang Earth ay naging overpopulated at ang sangkatauhan ay nasa bingit ng kamatayan. Ipinahayag ng United Nations na ang lahat ng mga bansa ay dapat taon-taon na magbawas ng kanilang populasyon ng 5%. Kasunod ng mga utos na iyon, ang Estados Unidos ay nagpapatupad ng panuntunang tinatawag na The Thinner. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay dapat dumalo sa isang standardized na pagsusulit bawat taon. Sa pagsusulit, ang sinumang mabigo ay pinapatay sa pamamagitan ng pag-inject ng gamot na nakamamatay. Nagsisimula ang pelikula sa pagtuturo ni Lane Michaels sa isang bata sa high school na nagngangalang Simon. Mukhang nahihirapan si Simon na i-solve ang mga equation, kaya may hiniling siya kay Lena. Kumuha siya ng isang box ng lens at iniabot sa kanya. Sa sandaling isinusuot ni Simon ang mga ito, kaya niyang lutasin ang lahat ng mga problema sa matematika. Sa ibang lugar, ipinakilala sa atin si Edward Blake Redding, ang anak ng gobernador ng Texas na si Dean Redding. Siya ay lumabas ng kanyang bahay sa gabi at nakikipagkita sa kanyang kasintahan na si Ellie Harper sa kanyang kotse. Nagsimulang magkwento si Blake tungkol sa pagsubok na mayroon sila sa susunod na araw. Kinakabahan si Ellie dito pero sinigurado ni Blake na papasa siya. Sa sandaling iyon, hinanap sila ng gwardyo ng ama ni Blake at ibinalik si Blake sa opisina ni Dean. Hindi masaya si Dean kay Blake dahil sa paglabas niya noong gabi bago ang isang mahalagang pagsusulit at sa tingin niya ay isang distraction si Ellie para kay Blake. Nang susunod na araw, sa araw ng pagsusulit, maraming estudyante ang nakapila sa labas ng eskwelahan. Kailangan nilang dumaan sa matinding security check bago pumasok. Hiniling ni Blake kay Lena ang isa sa kanyang study lens pero sa kanya ang mga iyon. Si Lena at ang kanyang kaibigan na si Kellan Woods ay pumila upang makapasok sa loob. Ang isa sa mga estudyante ay may nakasulat na cheat sa kanyang mga braso at nang mahuli siya, sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli siya ng mga gwardya. Walang sino man ang nakakatakas sa pagsusulit na ito at makapandaya sa kanila. Sa loob ng eskwelahan, nagyakapan sa huling pagkakataon sina Blake at Ellie bago pumasok sa exam hall at maya-maya, magsisimula na ang pagsusulit at mayroon lamang silang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Nagsimula ang lahat sa paglutas ng mga problema sa kanilang mga tablet. Niresolba ni Lena ang lahat ng ito nang walang anumang problema at siya ang unang nakakompleto sa mga ito habang tila nahihirapan ang kaibigan niyang si Kellan. Nang matapos na ang pagsusulit, agad nilang nakuha ang mga resulta. Ang guro sa klase ay tinatawag ang ilang pangalan na bumagsak sa pagsusulit. Ang mga estudyante ay nababalisan na sana ay matapos na ito. Ang mga nabigo ay kinuha ng mga gwardya habang umiiyak silang lumalaban sa mga gwardya at sinubukan pa nga ng ilan na tumakas. Bubugbugin ng gwardya ang mga estudyanteng lumalaban. Buti na lang at pumasa sina Lena, Kellan, at Blake. Gayunpaman, sa huling sandali, ang kasintahan ni Blake na si Ellie ay tinawag ng guro kaya't dinala siya ng mga gwardya. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang ama at hiniling na tulungan si Ellie. Gayunpaman, ang kanyang ama ay hindi sumasang-ayon, sinasabi na ang batas ay pareho para sa lahat. Galit na galit, tumakbo siya para iligtas siya mismo. Inatake niya ang mga gwardya at hiniling na tumakas si Ellie ngunit walang epekto dahil walang sino man ang makakatakas. Bagamat patuloy na sinusubukan ni Blake na tulungan si Ellie, ngunit wala na siyang magagawa. Makalipas ang 1 taon at 24 oras bago magsimula ang Thinning Test. Ito ang pinakaunang pagsusulit sa pagbabawas ng nakababatang kapatid na babae ni Lena na si Corrine. Tumunog ang doorbell at ang guro ni Lena na si Miss Birch ay dumating. Inaalagaan sina Lena at Corrine na parang sariling mga anak mula nang mamatay ang kanilang ina. Pinipilit niyang pakalmayan si Lena dahil bukas ang unang pagsubok para kay Corrine at nag-aalala si Lena sa kanyang kapatid, ngunit sinisiguro niya sa kanila na magiging maayos ang lahat. Samantala, nag-record ng video si Blake sa kanyang silid. Balak niyang isulat ang lahat ng maling sagot sa pagsusulit para maturuan ng leksyon ang kanyang ama. Dumiretso tayo sa araw ng pagsusulit, ibinaba ni Lena si Corrine sa kanyang kindergarten. Sa klase ni Corrine, ipinakita sa kanila ang isang video animation na nagpapakita sa kasalukuyang kalagayan ng Earth, kaya lahat ng mga bansa ay dapat taunang magbawas ng kanilang populasyon ng 5%. Nagpatupad ang ilang bansa ng mga panuntunan tulad ng pagpayag sa mga mag-asawa na magkaroon ng 1 anak lang. Ang ibang bansa ay pinapatay katulad sa lumang henerasyon, habang sa Amerika, gayunpaman, ay nagpasya ang gobyerno na panatilihin lamang ang pinakamatalino at alisin ang hindi. Ang mga batang ito ay walang eksepsyon. Magsisimula na ang pagsusulit ng mga bata.
Nalungkot ang kanilang guro dahil ilan sa mga bata ay papatayin. Sa kabutihang palad, nakapasa si Corrine sa pagsusulit, habang sina Lena at Kellan ay pumapasok din sa paaralan para sa kanilang pagsusulit. Ang pagsusulit ay nagsimula at tinapos nila ng mabilisan. Samantala, nakita ni Gobernador Dean ang recording ni Blake at Nabalisa. Tinawag niya ang test manager na si Mason King at inutusan siyang ipasa si Blake anuman ang kanyang marka. Dumating na ang mga resulta, pero ang ikinagulat ng lahat, tinawag din ang pangalan ni Lena dahil nabigo siya sa pagsusulit. Pinahinto ni Miss Birch ang gwardya habang dinadala siya na sinasabing siya ang kanyang pinakamahusay na estudyante at tiyak na may mali sa sistema. Gayunpaman, ang mga resulta ay pinal at hindi na mababago. Inabot niya kay Lena ang isang keycard para mabuksan niya ang mga pinto at makatakas. Nagulat si Blake na hindi siya nabigo. Ang mga estudyanteng pumasa ay nagtipon sa isang party ng paaralan upang ipagdiwang ang kanilang mga resulta. Sa ibang lugar, si Dean ay nagbibigay ng talumpati bilang gobernador upang ideklara ang kanyang pagtakbo para sa Pangulo ng Estados Unidos. Ipinagmamalaki niya ang kanilang sistema ng edukasyon. Bilang resulta ng kanilang sistema, pinamamahalaan nilang maging pinakamahusay sa edukasyon sa 196 na bansa, ang bilang ng krimen ay bumababa ng 26%. Nakikinig si Blake sa pagsasalita ng kanyang ama habang nasa party, pagkatapos ay lumabas na. Paglusot niya sa hallway at binugbog ang isa sa mga guard at siya ay pumunta sa control room. Samantala, si Lena at ang mga estudyanteng nabigo ay dinala sa isang silid at isinandol sa dingding habang pinipilit silang tanggalin ang lahat ng kanilang damit para sa paglilinis. Pagkatapos, dinala si Lena at ang iba pa sa isang silid kung saan papatayin sila ng mga gwardya sa pamamagitan ng lethal injection. Biglang naputol ni Blake ang kuryente at nagdilim ang buong school. Ang pagkuha ng pagkakataong ito, ang mga mag-aaral na malapit ng mapatay ay pinalaya ang kanilang mga sarili at sinubukang tumakas. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay, maliban kay Lena. Ginagamit niya ang keycard na ibinigay sa kanya ng kanyang guro at lumabas ng silid. Maya-maya pa, pumunta si Mason sa kwarto at humingi ng headcount. Nalaman nilang nawawala si Lena, at nagsimulang hanapin siya. Hinanap ni Blake si Lena at tinulungan siyang labanan ng isa sa mga gwardya. Habang nag-uusap, napagtanto nila na may ginawa sa resulta ni Blake at Lena. Pareho silang pumasok sa isang lagusan at nagtatago at sinusundan nila ang mga network cable upang pumunta sa silid ng server kung saan maaari nilang tingnan ang mga resulta sa pamamagitan ng computer. Samantala, nasa kumpletong lockdown pa rin ang paaralan dahil sa pagkawala ng kuryente. Nakalabas ang balita sa school at habang kumakalat ang balita sa pangyayari sa buong estado, nag-aalala na ang mga magulang sa labas. Tinawagan ni Gobernador Dean si Mason para tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Samantala, ang mga lagusan sa ibaba ni Blake ay nabasag, dahilan para mahulog siya sa swimming pool sa ibaba. Sumunod sa kanya si Lena, ngunit nang inilabas niya siya sa tubig ay hindi siya humihinga. Binibigyan siya ni Lena ng CPR at kahit papaano ay nailigtas siya. Nagpalit sina Blake at Lena ng ilang damit na nakita nila sa mga locker ng pool. Pagkatapos ay patuloy silang dumaan sa mga lagusan at nakarating sa silid ng server, ngunit isang gwardya ang nakatayo sa harap ng pinto. At saka, nahulog ang keycard ni Lena sa vent sa harap ng guard. Hindi niya napansin ang card pero kailangan niyang bawiin ito kahit papaano. Ang kanilang plano ay pumunta sa science lab at gumamit ng tali na may magnet upang hatakin ang susi sa pamamagitan ng vent, kaya pumunta sila sa lab upang kunin ang mga kagamitan na kailangan. Gayunpaman, sa lab, nakagawa sila ng kaunting ingay dahilan upang lumapit ang gwardya sa lab. Mabilis nilang sinubukang tumakas at nagawa ni Lena na makabalik sa mga lagusan ngunit si Blake ay natigil sa pagtatago sa lab. Si Lena ay gumagalaw dito upang hatakin ang susi. Matagumpay niyang naibangon ito sa kalagitnaan nang biglang nahuli ito ng isang gwardya. Pero lumalabas na si Blake pala ang nagpapanggap na guard. Binugbog niya ang gwardya at sinuot ang kanyang damit. Maya-maya, sinabi ng dalawang gwardya kay Mason na inatake sila dalawa kanina at ibinunyag niya na may dalang keycard si Lena. Pinagsama-sama ni Mason ang lahat ng mga guro, hinala na may nagbigay nito sa kanilang mga estudyante. Nang si Miss Birch ay nasa silid kasama ang ibang mga guro, inakit niya ang isa pang guro at nakuha ang kanyang keycard. Patuloy na sinusuri ni Mason ang mga guro para sa kanilang mga keycard at ID card. Iniligtas ni Miss Birch ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng card. Dahil walang keycard ang isang guro, pinagbantaan siya ni Mason na sabihin sa kanila kung nasaan si Lena.
Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang alam habang binubugbog siya ni Mason. Sa wakas ay nakarating na si Lena sa server room at binuksan niya ang computer gamit ang keycard ngunit pinoprotektahan ito ni Mason ng password. Pagkatapos ay nag-text siya kay Kellan na magaling mag-hack para bigyan siya ng access. Makalipas ang ilang sandali, natanggap ni Kellan ang text ni Lena at tinulungan siyang makapasok sa computer. Pagkatapos ay hinanap ni Lena ang kanyang mga resulta at nalaman niyang nakakuha siya ng 98% ngunit nabigo pa rin, habang si Blake ay nakakuha ng 15% at pumasa. Nagsaliksik pa siya at nalaman na nakakuha rin si Ellie ng 88% at nabigo, habang ang iba ay may mas kaunting marka kaysa sa naipasa niya. Napagtanto ni Lena na ang sistema ng pagmamarka ay may pandaraya at ang gobernador ay binabagsak ang sinumang naising niya. Nagpadala si Lena ng file na may mga rigged grades kay Kellan, ngunit sa lalong madaling panahon, bumalik ang kuryente at natuklasan ni Mason na siya ay nasa silid ng server. Napagtanto ito ni Lena at tumakbo palabas. Gayunpaman, agad siyang nahuli ni Mason, habang si Blake naman ay nakadisguise pa rin na kasama ang mga estudyanteng bagsak. Inutusan niya ang gwardiya na dalhin sila sa recreational hall kasama ang ibang mga estudyante, ngunit tumanggi ang gwardiya kaya nag-away sila. Pinigilan siya ng mga gwardiya at nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, natanggap ni Kellan ang mensahe ni Lena at nagulat siya nang makita ang mga resultang naloko. Kaibigan ng isang news anchor si Kellan, kaya mabilis niyang ini-email ito sa channel ng balita. Ang reporter ay nag-broadcast ng balita na nagpapakita ng mga patunay sa pandaraya sa mga resulta. Matapos mailabas ang mga larawan, tinawag ang gobernador ng kanyang pinuno ng partido na nagbanta na babawiin ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Hindi gustong mangyari iyon, ibinato ni Dean Redding ang lahat ng mga akusasyon kay Mason at nagpanggap na siya ay inosente. Sinusubukan niyang patunayan ito kaya wala siyang pagpipilian kundi patayin ang lahat ng talagang nabigo, kabilang ang kanyang sariling anak na si Blake. Sa paaralan, dinala ni Mason at ng mga gwardiya si Lena sa thinning room para patayin siya, at naroon din si Blake. Tinawagan ni Mason si Dean para tanungin siya kung dapat na nilang isagawa pag-execute sa mga estudyante, ngunit sinabihan siya ni Dean na huminto. Gusto niyang mapatay ang mga estudyanteng talagang nabigo, kasama na ang sarili niyang anak. Pinalaya ng mga gwardiya si Lena at ang iba pang estudyante na talagang nakapasa sa pagsusulit. Hinalika ni Lena si Blake, ngunit kinuha siya ng mga gwardiya at ang iba pang nabigo. Pinatay nila sila sa pamamagitan ng pagturok sa kanila ng gamot. Sa pagtatapos ng lockdown, muling nakasama ni Lena ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Corrine at si Miss Birch. Pagkalipas ng ilang oras, nakita natin ang mga bangkay ng mga pinatay na estudyante na dinadala sa ilalim ng lupa sa isang elevator. Nagsimulang gumalaw ang mga estudyante, ipinahayag na ang gamot na tinurok sa kanila ay isang gamot na pampetulog. Huminto sila nang makarating sila sa isang lugar na parang pabrika. Ito ay puno ng mga kalakal na ginawa ng tech company na Asuro Global. Maraming tao ang nagtatrabaho sa pabrika. Noon lang, nagulat si Blake nang mapansin na isa sa kanila ay si Ellie, ang kanyang kasintahan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na dapat papatayin ay talagang dinadala sa ilalim ng lupa upang magtrabaho bilang mga alipin para sa isang multi-milyong kumpanya. Lahat ito ay pinlano ng gobyerno bilang isang diskarte para makakuha ng free labor.